Kung saan man kayo diyan, mga kabayan, ay itong hainin nyo rin bagong video ipapakita ko sa inyo. Ito kayo magluluto ng adobolyem po. Ito naman din, ipakita ko na rin dati. Ay ako na may paggagamitan na rin ating ibang parte na rin gagawin nating adobong din po. Tayo muna gagawa ngayon ng anato. Oil, ayan, naglagay tayo diyan ng anaw. Yung ating sweeting yan sa mantika at pinabulakalaan natin diyan. Pinakulay natin yung ating mantika. Yan mga kabayan. Ngayon, ating lalagyan ng mantika at ating sasaitin yung nadudun sa laan natin yun. Natulutulo pang yan. Yun, mga kabayan. Napakasarap niya ang anato oil na yan pagka sa adobo. Hindi rin po pwedeng walang aswite. Lalo pag hindi naman yung adobong putay. Aw, yan mga kabayan. Ngayon itong ating mga limpong ito ating ipiprito muna. Ang papagayaan, hindi papagayaw, papagayaan dapat para isisira. Mapapansin ninyo, mayroong isang mahabang gayat ng limpo. Yun ho, may paggagamitan ako daw. Ipapakita ko rin sa inyo. Yun ho, ang totoong dahilan kaya ako yung nag-adobo ulit na rin limpo ng baboy. Yan. Pero siyempre, para may mga ipang ulam din. Yan ho. Atin lang sinisir yan, mga kabayan. Hindi naman ho yan para pakatustahin. Palalabasin nila natin ang karikit yung kolesterol niya ni Mang Hana. Kaya ating lagyan ng karikit pang mantika at nang makaunatin yung mantika ng mga limpong iyan, mga kabayan. Pagugulong-gulongin lang dyan sa ating magic wok na yaan sa inyong napapanood. Oh, ay para pwede na. Ay, huwag nang adubuhin. Sus, pasipaw, tawaray. Pwede na yun. Yo, talaga namang abangan ho ninyo ha kung anong gagawin ko doon sa isang pirasong yun yung mahaba. Kaya hanguin na natin yung anong yan, ating mga limpong yan at kita nyo bagay sa mantikang yaaw. Yun na yung natural na mantika na niyang ating limpo. Yan, hango na, hangaw. Sige, mapatigis din natin, mga kabayan. Tunay ka naman po, parang naglalaway na agad eh. Sus, marasipaw, tawaray. Aha. May timpla na rin ho yan, karikit na paminta, tuyo, oyster sauce, tsaka karikit na asinla. Ngayon, tayo magsasangkot siya na ngayon ng ating mga bawang at sibuyas yan. Sa inyo napapanood na yan, mga kabayan. Pakabango na yung bawang. Hindi po pwede mo wala sa adobo. Bisaan ay isaan ang pag-adobo, bawang laan talaga ang ginagamit ko. Pero ngayon, atin ho lalagyan ng karikit na sibuyas. Siyempre, para naman may linamnam ng sibuyas. Yung sibuyas, ipampano yan, pampanaw. Kaya gusto kong gumamit niya, yan ipampanaw. Pampa, tanggal umay. Ayun. Kasi lagyan natin ng paminta yung marami-ramay para mas mabangaw at mas masarap yung ating adobong limpong yan, mga kabayan. Kau ay tunay kaya pagkakasarap naman niyang adobo. Pabayan na ang tinuturing na pambansang pangulam ng mga Pilipino yung adobo. Paano yung pagkakadali ng mga lutuin? Yung nilagyan ho natin ng oyster sauce. Pwede mo wala ay tunay na hanapin ng dila yung linamnam niyan. Kaya kung sasama na natin yung ating mga pinritong liyempong iyan ang babaw, mga kabayan. Dati pagugulong-gulongin muna di. Alam nyo gaho yung salitang adobo. Galing yan sa salitang Espanyol na adobar. Na parang ibig sabihin parang pinaasiman o paasiman. Yan ho. Kaya nung unang panahon ni talagang ginagamit lang di mga asin at saka mga suka-suka. Yan ho, mga kabayan. Nag-evolve na lang yung adobo nung dumating yung mga incheck at yung nagpakilala sa atin ng mga tuyaw, yung mga suisos na yaw. Kaya nagkameron tayong ganyang itsura ng adobo na ginagamitan ng mga tuyaw. Tapos yun nga, ginagamitan ko din ng oyster sauce. Mas masarap naman yun. Kung tutuusin, nilagyan natin ng sabaw, mga kabayat, yung mapalambot na natin yan ng tuga. Dadagdag ngayon natin ng tuyo yan. Siyempre, para makumpleto natin yung alat niyang ating adobong liyempong iyan. Ako, talaga namang napakasarap niyan eh, mga kabayan. Pwede pang ulam, napakasarap tamang ulam. Boy, pwede rin pulutanin niya, mga kabayan. Ako naman sa inya. And hey, ating pinakukutukuton lang at tinatakluban, binabalik. Kaya, siyempre, baka magtutawong, ay pag-inatod na yung sunugan, ay kayo, papait. Pait ng pag-ibig, ay siyak. Mga kabayan, yan ha. Tulad nga sinasabi ko, ay di aalagaan natin ng pagbabalik, binibisita, binubuklat-buklat, takpay, ayan, mga kabayan. Ito, tunay kayo.
Yan, ang sarap ba? Itan nyo ba ngayon tsura na yan, mga kabayan? Napakasarap ng adobo. Yan naman ang isa sa mga karinderya, mga hanaping-hanapin agad ka. Pagbubuklat ng mga lalagyan ng mga lutaw, unang hinahanap yung adobo. Yan, lalagyan na natin ng ano, suka, mga kabayan, mga apat na kutsarang red cane vinegar ang aking ginagamit. Yun ang paborito kong suka. Manamis-namis din ang karikit, hindi yung nakakatusing ang asim. Tulad ng mga asukang putay. Yan ha, pagkalipas ng mga karikit na oras at pinakutuan natin, saka natin hinalo. Dahil sabi ng lulay, huwag daw haluin agad eh, pagkalalagay lang ng mga suka. Pabantuan pa rin natin ng karikit pang mga sabaw yan para malambot na natin ng tuga. Siyempre, pero yun ipaiigahin natin pagka may babawasan din natin ng sabaw. Ayon nung aking bunso na wala siyang maihapla sa kanin, siyempre, bago natin paihigahin, ay babawasan muna natin ng sabaw mamaya. Ayaw, mga kabayan, malapit na sa katotohanan niya. Nasabi ko sa inyo, ngayon ito, optional naman. Pwede kayo maglagay, pwede hindi. Isang pirasong pork broth cube na yan. Para ho, siyempre, kakarikit lang naman yung ating karne para mapatingkad natin ang lasa ng ating pork liempo. Ako nga, pwede kayo maglagay, pwede hindi. Kayo ho masusunaw. So, siyempre naman. Pero ako yung naglalagay para ho talagang panalo-panalo, sarap. Ngayon lalagyan natin ng mga isang kutsaritang asukal na pulang putlain yan. Kung ano mga asukal lang gusto nyong ilagay. Maganda yung mga yung maitay. Tawagay, masarap hindi yan. Ating babantuan pa ulit ng sabaw. Siyempre namang sa gayon ay makompleto yung lambot. Dahil hindi rin humagandang ganyan mga adobo ka, mga matigas. Pre, may lambot, may ligat, pero huwag matigas. Ito na yun, hindi maganda. Ito, pag napalambot nyo pa ho ng tuga, ay talagang nanunood sa kaibuturan ang lasa ng ating mga ginamit na panipyan. Tagdagan natin ng suka, mga dalawang kutsara. Ayos na ang asim niya. May sa adobo, may simasarap, may asim-asim. Pero ayoko din naman ang sobra. Dadagdagan pa rin natin ng toyo, mga isang kutsara at kalhati. At ayos na ang alat niyang ating adobong yan. Panalo na. Sus marsipaw, tawarin kayo. Ha naman ni kabayo, siya for pre. Yan mga kabayan. Ating pinakukutuan pa. Yan, nag-release na ho yung sabaw na yan. Kita ninyo, abo. Ay, huwag ahaya may gaagad. Kailangang makabawas tayo ng sabaw din yan at walang maihapla sa kanay, mabahaw, mabagusay, masinangag, panalaw, yung sabaw ng adubaw. Tunay kaya o mga kabayan. Paigahin na natin ngayon yan, natira din sa kwali para ma-infuse doon sa ating karne. Hindi mas pinakasaid na sa at sabaw. At ito, lalagay pa rin natin ng karikit na mantika, mga dalawang kutsarang yan. Ating ginawang anato oil. Ako, talaga namang pakita nyo magkakulay, pagkakaganda, para pwede ligawan ay tunay kayaw. Yan na ho, mamantimantika na yan. At ayos na, luto na, patay ng apaw. Yaw, ng ating adobo limpaw. Mga kabayan, abangan nyo ha, kung anong gagawin ko doon sa mahabang gayat na yaw ng ating limpaw. Papakita ko doon sa inyo. Sana abangan ninyo mga kabayan. Tunay naman. Ay, kita niyo po ito. Nakakapaglaway ay. Klaus Marsipaw, tawaray. Siya, lagyan niya hindi sa mangkok na yan. Ay, mapaplas na doon sa hapag ng lantakan. Mga kabayan, kita niyo magayaan. Kulay na kulay pala ngay pang ulam na. Pwede pala yun na kulay. Iulam mo yung kulay. Yun. Ayos, mga kabayan. Sana'y nakaibigan nyo ar niluto nating aring ating adobo limpong aray. Sus Marsipaw. Maraming salamat sa panonood mga kabayan. Abangan nyo mga susunod pa rin natin video. Sa buhay tayo. God bless.